mighty might will be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall shine by every man's work. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Dalawang verse, sabay-sabay, ready go. Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Pag-aaralan namin ang mensahe ngayong hapon, Panginoon. We pray na kayo po'y gagabay sa amin, Panginoon. Isipin namin ang aming paggawa, Panginoon, paglilingkod. Yung iba po'y nag-aaral pa lang. I pray na maintindihan po nila ang tamang paglilingkod sa inyo, yung talaga mag-profit ang bawat isa. At later, Panginoon, ay sinasabi niyo dito, yung iba ay peke, mausunog lang. But yung tamang paglilingkod, at tamang motibo, ito po'y magkakamit kami ng reward dahil ito po'y ginawa namin sa inyo at effective. And so, Panginoon, tulungan niyo po, Lord, kasi ang ganito, especially mga naghanda pa lang, mga bata, Panginoon. At ganun po yung bawat sa Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, ako po na po. Left turn po sa lahat. Title po nito again is, yung part 2 ng kanina is, take heed how you build. Isipin mo na mabuti. Ayusin mo kung paano ka nag-build. Ano yung build? Gumagawa, bumubuo. Okay? At napagkataan kanina na ginagawa natin sa Panginoon. So, sino dito yung pag inutusan ka, okay lang, kunwari, si Pamela. Pamela, magsahin ka nga. O, sige po. Hindi ko tinanong kung ilan. No? Okay, ito sa amin kasi dalawa yung inita namin yung tubig eh. Isang pampaligo, isang panginom. Okay. Stephen, mag-init ka ng tubig. Sige po. Naku, mali pala. Diba? Hindi na nagtanong. Alimutan ko na yung illustration ko eh. Pero, pag inutusan ka, siguraduhin mong alamin muna yung instruction. Amen? Para malaman mo. So, tapos tayo kanina, hindi ko na napagandaan. Basta alam nyo na yung picture ng mga tall buildings, di ba? Sinong wala dito kanina umaga? Mga maliliit lang, no? Si Sandy, si Alia, si Madi, then si Neil, si Harry, maliliit si Krisha. Okay. So alam niyo yung malalaking building? Gano'ng kalaki na malaking building nakita mo? Madi. Nakita lang po ng 10-story building. So, sorry. Ayan, pure gold, di ba? Laki. SM. Wala masyadong malaki dito. PBcom. 70 plus. 73. Kapunta ka na ba doon? Ha? PBcom? Rupino, ano lang yun? 31st. 31st. 32. Anyway, so ang building ng Diyos na pagkataan natin kanina, syempre ang langit. Diba? Pero dito sa lupa, ano yun? Tulad ngayon, ano bang ginagagawa natin dito? Kasi naisip ko yung Stephen kanina, nahihirapan kasi walang upuan eh. May upuan naman kaso nasa lapag si Ate Angel. So, sa lapag na rin kami. Kaya ang hirap din. Ang hirap din sa baba umupo, di ba? Nangangalay na ako eh.
Pero ba't natin pinaggagawa ito? May isip nyo ba yun? Tulad ngayon, gipista naman ako. Eh kahapon, puyat na ako. So, sabi, ano ang gagawin ko? Nakakabuo pa ba ako ng sermon? So, ilang taon yan, habang nabubuhay ako, siyempre, hindi naman sana ako mag-quit, hindi naman sana matanggal. Pastol, di ba? So, gagawin ko yan. So, ba't ko ginagawa yan? So, tayo mag-soul winning na naman. Para ma-please ang Diyos. Okay? Nasaan dun yung idea na nagbibuild? Yan, ano, nabanggit ko yung Bible school kanina. So, ako, personally, yan, journey ko. Siyempre, una, may nag-reach akin, then fellowship, Bible. So, hindi ka naman katulad ng lahat ng tao dito. Kunwari, si Pamela. Hindi ko alam kung gano'n nakamature si Pamela. Di ba, nakikita ko siya dito, masaya ako, si Rai. Ito, bago lang din, si Yesha. So, hindi kayo pareho-pareho ng spiritual level na, di ba? So, kaya si Pastor, inaabot kayo lahat. Pero habang nakikinig kayo, paunti-unti nabibuild kayo, sabi, di ba? Hindi lang sa knowledge yun, isa yung knowledge. Pero after ng knowledge, marami ka lang alam, ino-observe mo na yung ginagawa ni Pastor, di ba? Tsaka yung mga ibang kapatid. Bakit kaya si Brother James, layo pa ng bahay, dito pa nag-church, yung mga ganun ba? So, hindi maintindihan yan eh. So, bakit yung mga bata ang kukulit, kasama natin dito, ba't di natin ihiwalay? Mga ganun. Lahat ng mga judgment na yan, may ibig sabihin lahat yan. May dahilan. Eh, naiintindihan mo yan habang tumatagal ka sa church at nakikinig. At nag-o-observe. Okay? So, yun ang binibuild natin. At dahil kanina, balikan natin dito, di ba? Sino daw yung temple ng Diyos? Know ye not that ye are the temple of God. So, katulad nung temple na binuo ng ilang taon binuo yung temple, yung original. Sinakalam. May milk tea. Okay. Oh, hila. Hala ko ikaw eh. 7 years ata, hindi yung nagkakamali. 7 years yung original. Napakalaki nun. Pero marami kasi silang pera nun eh. 7 years. Tagal, di ba? So, bago mo may patong yung nasa tuktok, baba muna, baba, i-build mo yun. So, yung sabi ko kanina, buti naalala ko, yung mga matataas na building, iba-ibang style ang paggawa nun. Hindi ang katulad nitong ganito, dati. Para mapanatili nila yung ganong kataas at hindi bumagsak. Dami ng lindol, ng bagyo. Okay? So, pero, ganyan simple. Paano yung inuna? Siyempre, inuna yung foundation. Pag matibay na yan, frame. And then, saka lang ito. So, basta may mga ganyang malalaking poste na, kasunod na yung mga flooring. And then, ito, madali na lang ito eh. Okay? So, ganoon naman, spiritual life niya, paano yan nangyayari? So, katulad ko ngayon, konti pa tayo, kaya halos kaya ko ngayong natutukan isa-isa, di ba? Hindi naman isa-isa, pero ganito, sa ganitong level, isang tingin ko lang sa inyo, medyo natatansya ko na ano yung kailangan ko sabihin. Kasi may bago, may matagal na. Okay? So, inaalam ko yung anong alam nyo, ano yung kailangan nyo, at yun ang papakain ko sa inyo, spiritually. Amen? Kasi sabi dito, matulad ng building, ano dapat yung unahin mo? Okay? Kaya na yung mga Bible study, mga ma-attend lang kayo, yung mga gano'n, yung mga hinuhold ng mga CCM, mga BCM, mga gano'n. Ang gulo nun eh. Kasi, sosyalan lang yun. Tapos, mga spiritual, hindi naman mga ligtas. Diba? Kaya inuuna natin salvation lagi. Kung nga pansin nyo. Basta may bago salvation yan, para sa kanya. Pero sa para sa lahat, ganito, topical. So, sa ibang pagkakataon, syempre, meron tayong Bible series. So, para kompleto, maaaral natin lahat. So, yung sinasabi dito na, tayo ang temple ng Diyos, paano ka bubuhay ngayon? Paano ka mabibuild up? Unti-unti. Okay? Kaya, sa ang title natin, how, take heed how you build. Hindi pwedeng unahin mo yung sa taas,
Kaya katulad nito, unahin mo yung unahin mo yung mga furnishing o yung mga hindi importante, tapos ay, wala ka pala tayong daluyan ng kuryente. O di sige, baklasin mo ulit. Saka mo na, hindi mo naplano yun. Dapat may ano na yan, nakaabang na yung mga daluyan ng kuryente. Ito nga, may pati mga ano, dati may ano to eh. Sa telepono, hindi na kailangan eh. So, dapat inaalam mo. Amen? So, ganun din kayo. Kung na, hindi naman kayo pastor. Inaalalayan yung pastor, di ba? So, alam mo na yun. Pag napansin mo, kung na, si pastor, si itong bago nating ano, parang ano, may problema. Okay? Kaya, sasabihin mo kay pastor para ma-address. Hindi yung tulad nun. Dati, hindi ko rin kasi alam eh. Meron ng mga sa Mother Church, ha? Meron mga may sinasabi ng mali dun. May pasto, sabi, eh, hindi ko alam gagawin. So, pag ganyan, nasa likod kami, pag nasa likod ako, nasa likod siya, tingnan mo to si pasto, mali-mali yung grammar. Kaya ganun-ganun na pala si pasto. So, hindi ko alam gagawin ko doon, hindi ko alam pinansin. So, siguro kung ganun ka late na bagay, hindi mo na kailangan palang kay pasto yun. Amen? Ayaw na natin palampasin yun, di ba? Pero, kunwari, napansin ko, sige, Stephen ko na, napansin si DM, si DM. Si DM parang baling ata si DM. Dapat sabihin mo sa akin yun. Pag ganun, ha? O kaya, ayan, kanina, yung pa-crush-crush na kayo, ha? Dapat sabihin ko sa inyo. Crush-crush na kayo. Sabi ko, normal yun, di ba? Pero dapat sabihin ko sa inyo, dapat na, kahit pa paano nahihiya kayo dyan. Alam nyo ba yun? Kasi una, hindi pa nga para sa inyo yun. Mag-pray nyo lang. Pag pinapaalam mo na sa iba yung crush mo, ibang level ka na. Ibig sabihin, ano sabihin nun? Nasabi ko na sa inyo natin dati, naalala ko, di ba? Especially pag babae ka, sinabi mo sa iba, crush kita, ganun. Parang munang tinatawag siya, di ba? At ang tawag namin dyan, especially pag babae yung umahabol sa lalaki, ang tawag dyan, chip. Alam nyo yung chip? Alam nyo yung chip? Ano yung chip? Mumulahin. Ano yung mumulahin? Mabilis makuha. Uy, kailangan kong asin. O, itong 5. Bili ka dun. Uy, kailangan kong cellphone. O, hindi basta-basta yan. Mahal yan eh. Di ba? So, yung mga chip, makakuha ka talaga agad pero hindi magandang klase. Andan yan. Huwag kayong maingit sa, ay, may boyfriend na siya, may girlfriend na siya. High school pa lang. Hindi nakaingit yung kasi, yung nakuha niya, malamang, ka-level niya rin yun. Puppy love. Ewan ko ha, sa amin, wala akong nakitang magandang anong ganun. Yung mga kilala, may mga maaga rin kaming nakitang ganyan eh. Pero nag-iwalay din. Naglokohan din. Ano say-say nun? Magandang hintayin mo na yung tamang panahon. Ikaw mismo, mag-mature ka muna. Diba? Bago ka pa ganyan-ganyan. So, nahihiya ako na pag may crush ako, hindi ko gustong malaman na iba. Diba? So, minsan, obvious din naman yun. Pero still, di mo kaya, kasi di pa nga, ano eh, ayaw mo na ma-reject, ano eh, ng napakaaga, diba? Oh. So, para saan yun? Hindi mo pa naman liligawan, hindi mo pa naman matagal pa. Walang sense. Ang ba, nakita niyo ba, mga bata? Hapa tayo punta doon. Ayan, so para malaman nyo kung paano kayo nagbibid ng buhay nyo, hindi nyo unahin yung love life sa pag-aaral. Okay, ganun din dito. Hindi nyo unahin yung laro sa pakikinig. Ano unahin nyo? Makinig muna, pagkatapos ng church, oy, maglaro ka na. Walang problema, di ba? Matulog ka na. Diba? Sa church, walang tulogan. Bira kayo. Live na live yung mga illustration natin eh. Ano ba ako? So, paano tayo magbibuild? So, number one, importante ito ha. Count yourselves as ministers. Pag ikaw, nako, sinabi ko na sa inyo, kahit mga worker minsan, mga pasto, pagalingan din eh. Oh. Tinitira nila yung kapwa nila para sila'y may taas. Eh, pastor, ginagawa mo rin yan. Iba yun. Iba yung tinitira ko para maibaba
iba yung talagang false teacher na kailangan na expose. Malaking pagkakaiba. Amen? Yung iba, kahit sa tabaw, kahit sa yung mga tawag dito, rivalry na tinatawag, di ba? Alam mo yun eh, kasi madalas, bakit sila nagtitira? Kasi sila yung either, di ba, magpipilian, maging, alam mo na, ganun yan eh. Napaganda nung, kaya maganda sa nakita ko sa church, ganun. Sa church, di mo kailangan makikita sa baptist, ha? Di mo kailangan makipagganyanan eh. May sarili kang gig. Sabi nga nila, magpapastor ka talaga, di, kailangan ba makipag, wala kang kailangan awayin nga, dapat eh. Pero yung mga false teacher, pwede mo expose at dapat mo expose. Kasi pag may medyo matindi na talaga. Okay? Sana nakita niyo yun. Pagkakaiba. Sino ba ako? So, count yourself as ministers. So, tagapaglingkod ka lang. Magtabaho ka lang, magtabaho, magtabaho, magtabaho. Tapos ang usapan. Hindi mo kailangan may pagtaasan. And therefore, hindi ka rin mahuhulog sa mga kasalanan na ganun. Katulad nun, pataasan, payabangan. Okay? And then, banggitin ko na rin kasi kayo, mga member, di ba? So, minsan, iuso rin sa mga member din, sabi siya sa dati sa amin. Pataasan din, ganyan. Ako, leader. Ako, hindi. Ako, dapat, leader. Pisa pa lang yun, ha? Wala pa nga, eh. Yabangan na. Tinuturo dito, hindi dapat ganun. Tagapaglingkod ka lang. Maglingkod ka lang. Ang boss niyo yung bahala sa inyo. Sino papromote, sino hindi. Mabilis ang buhay, maayos ang buhay, mayapa. Okay? Number two kanina is, medyo may kabuksong to kanina eh, number one. So, sabihin, be faithful as servants. Kung servant ka na, maging faithful ka. Gawin mo lang yung trabaho mo. Tapos ang usapan, hindi mo kailangan makipagtaasan. Pag nagawa mo yung trabaho mo, sabihin natin, mas magaling talaga siya, baliwala sa iyo, hindi ka maingit, hindi ka, kasi magaling talaga siya eh. So what? Diba? And then, number three, ikinalaman din doon, kung ikaw ay nakatingin ka lang sa sarili mo, ginagawa mo lang yung tama, okay? Yung role mo, doon ka sa role mo lang. So again, hindi ka kailangan makipagpataasan. Stay ka lang doon sa role mo, galingan mo, yung ginagawa mo, and pareho lang yung outcome noon. Kung mauna man siya, nga rin, sa klase na lang ha, ibang tao, yung ibang bata talaga magaling, kuno science, math. Eh, ikaw anong alam mo lang? Alam mo lang ano ba? Huwag nang laro. Wala yun eh. Ha, Pilipino. Sabi natin ano ka, more on ano ka? Mga skilled ba, skilled. Ano tawag diyan? Blue collar job, di ba? Lahat ba ng white collar jobs mas mayaman sa blue collar job? Hindi rin, kasi pag yumamang ka sa iba, masipag ka, naging biso ka doon, nagka-business ka pa dahil talagang ginalingan mo. So, hindi sa necessarily may mauuna siya sa'yo. So, kailangan mo lang, mag-stick ka lang kung saan ka, inaano ng Diyos, nilalagay. Amen? Magtapat ka lang doon and mapapabuti tayo pare-pareho kasi hindi ka nakakagulo kasi inatupag mo lang yung dapat mo tupagin. Okay? Number four, medyo kadikit din nun, work as a team. Okay, nagtatrabaho ka, okay yan. Pero huwag kang nagsasarili. Ito yung pambalance do kanina. Sabi kanina, sarili mo lang role. Pero may kaugnayan yan, hindi pwedeng wala kaugnayan sa iba. So pagbutihan mo yung sa'yo, pero sa gagawin mo, hindi ka nakasira sa iba. You're part of the whole team. And then, yung anong sabi dun, laborers together with God. Yung sinasabi dun. Laborer ka, pero laborers together. At sabi pa doon, with God. So, ang Diyos ang pinaka-boss natin. So, makapabuti tayo kung ganun tayo. And then, nabanggit natin kanina, tapos tayo doon sa another man, build it their own sa ayokong mag-illustrate ng sa programming eh, kasi makaka-relate eh. Pero sa amin, kaya yung iba, gusto lang lagi sila mag-uumpisa, tapos aalis siya nila, ganun yung iba eh. Kasi minsan, pantawag namin doon, spaghetti ko. Dibisa yun, ang gulo. Pag sinalo mo yun, litong-lito ka na. Hindi ka na makaka-move on doon. So, kaya kailangan gawin mong maayos para pag may teammate ka na gagamit din ng code, programming yun, ha. Maano. Ganun din naman sa ano na ko doon, carpentry. Natuto na ako ngayon yung mga tools ko, nililinis ko after. Kasi pag di mo nilinis, sira.
kailangan mo, bumili ka na dati, lumipas ang isang buwan, kailangan mo ulit, hindi mo na makita or sira na. So, itingnan mo yung mga ka-teammate mo, baka kailangan din ng tools. Diba? Mabang mga ano sa mga bata. Makarelate po. Kanina, kunwari, yan na lang, simple. Umiinom kayo, diba? Gusto nyo bang uminom ng maduming baso? Anong gagawin nyo? Inahugasan na, kukunin mo yung malinis, tapos ilalagay mo ulit dun yung madumi. Ganun ba yun? Ayan, para makarelate kayo, ha? Pag yung madumi na, huwag yung ibalik sa lalagyan, ha? Kung gusto mo, hugasan mo, saka mo ibalik dun. Kung wala kang time, tatawa tuloy siya, eh. Huwag mo na ibalik dun, di ba? Okay, mga bata, ha? Tsaka ito pa, yung ating CR, ha? Feeling ko, yung iba sa inyo, tinataas yung sapatos dun, eh. Ha, gas-gas na, bibila na naman yun. Kaya yun, ganun, upuan yun, hindi yung tungtungan. Ha? So, lagi nyo isipin yung ka-team nyo. Kasi, para sa atin din lahat yun. In the long run. And then, dito tayo sa verse number 10. So, point number 5, sabi dito, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. So, sabi dyan sa una, according to the grace of God. So, anong kinalaman na naman nun? Sa pagbibuild natin. Ano ba yung grace of God? Anong grace? Unmerited favor. Magkakadugsong to eh. So, pag nag-build ka, pag kinukonsider ang point number 5 natin, always acknowledge the Lord. Okay? Pag gumagawa ka, nabanggit ko kanina umaga, para kanina yung building ba to? Hindi ka yung kilala may ari niyan eh, pero binayaran ka eh. So, ayusin mo para matira nila na maayos, di ba? So, ano pa? Wala akong maisip sa mga bata eh. Yeah, so, isipin mo yung pinaka-boss mo, ano bang gusto niya na mangyari sa pinapagawa sa'yo. Ngayon, para sa atin sa church, nabagay natin kanina, para ma-please siya, gusto natin yung church lumalago, at hindi maisira, syempre hindi ma-divide, okay, hindi magkagulo. So, ngayon yung may mga member na either carnal or pakawala talaga ng kalaban, gustong gawin sa church, masira. So, ang gagawin nila, ang ginagawa ng mga iba, nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Pag hindi nila gusto sa church, hindi sila nakikinabang, magagawa na ng problema. Iba, ganun. Iba, magpapa-importante na. Okay? Ano pa? Hindi nagpapatuloy. Uy, hindi ka na nag-church, maritisod yung kapatid. Kasi ikaw, parang ano, walang pakialam sa church. So, hindi, wala talagang pakialam, hindi na matid. Kasi wala lang sa kanila yun. Hindi na naisip na matitisod yung iba sa kanila. Na ang in-expect kasi natin dito, syempre, pag nagliligod ka sa Diyos, nagpabaptize ka pa, syempre, seryoso ka sa pananampalataya. Eh, pag hindi, makakaisip at makakaisip yung iba ng sabihin nating kasiraan. Ako dati, sabihin ko sa inyo, kasi syempre, kaka-problema sa church. Normal po yan, yung problema. So, banggitin ko yung ilan, ha? Yung nga, yung ibang young people doon, parang, yun nga, iba nawala. Yung isa, may sinasabi kay pastor. Buti naging matalino ako, hindi ako agad nag-judge. Kasi, may mali ba si pastor? Siguro, ano sinabi niya? Wala naman masabing malinaw na kaya ako ayaw sa church, kasi ganyan. Wala naman masabing ganun, eh. So, kaya nagtagal lang ako, kasi, nag-observe lang ako. So, yun nga, kalaunan, na-realize ko, ganun nga, kaya yung iba umaalis, hindi dahil may problema si pastor, sila yung may problema. Tapos, makikita mo din sa buhay nila after na sila umalis sa church. Doon mo magkakaalaman yun.
Okay? Kung umalis sila na, sabi natin yung pastor may kasalanan, dapat pagpalain sila ng Diyos kasi umalis sila sa church eh, na mali pala, di ba? Kasi hindi ganun eh, that's not the case. Huwag tayo napunta doon. So, bakit acknowledge the Lord? Kasi, dapat, sa church, katulad na, sabi natin may conflict talaga, hindi mo alam kung saan ka sasahin, kunwari ganun. Acknowledge the Lord, sino ba ang pinaka-boss natin dito? Ang Diyos. So, kung umalis yung isa, alam mo, gawin mo, alamin mo muna kung, Lord, ako ba iaalis? Makaka-please ba ako sa'yo? Kung ako'y mananatili, papi-please ba kita? Matutuwa ka ba sa akin? Umalis ako, mag-stay ako. Ganun, huwag mong ihayaan yung judgment mo na umalis, mag-stay, maglingkod o hindi. Sa judgment ay ibang tao. Kasi ang boss mo, ang Panginoon. Na-guess nyo ba yun? Kaya according, ito yung grace ng Diyos, doon ka sumunod. Hindi sa... Madalas na, ito kanina lang, may nakita ako sa Facebook. Sorry ah. Nabalitaan na to, naalala ko kay ano ata ito eh. Ewan ko, alam nyo yung Disneyland daw ng Pilipinas. Nakalam ni daddy to. Pampanga ba yan? Ang laki ng ginastos daw ng Pilipinas doon na ngayon nakatiwangwang. Pag gumastos ang gobyerno, pera natin yun. So, paano nangyari na gumastos na sila? May building na eh. Diba? Kaya Ramos nga yun eh. Natuklasan lang yun, wala na siya, diba? Alala ko pa yun eh. Ano, bata pa ako nun. Pero, bakit yung isang mga project na yun, bigla na lang ganun? Iwanan. Kasi may hindi na ayos. Ganun din kayo sa church. May mabalita ka sa church, tapos ngayon, wala na. Diba? Katulad yung dyan. Nang wala na sila dyan, naglulukuhan na lang, ewan ko. Yung mga ganun, si Brad, may mga banggit sa akin ganun. Kasi hindi nila alam yung pinangpisa nila, especially walang leader na maayos. Hindi, siguro, eh, may ano dito, may sweldo dito eh. Or meron silang temporary goal na namimit nung una, tapos later, wala na. So, stop na rin sila. Hindi tayo dapat ganun mag-build, amen? Tulad nung pagtitingnan mo lang yung unlocking place. Una ka tiwangwang. Million, billion siguro yun. Nakaka-buisit yun eh. Pag taxpayer ka, di ba? Dito lang napunta yung pera natin. Limit tayo ng limit. Kaltas ng kaltas yun. Kaltas ng kaltas yun. Tapos yung mga responsable dito, walang pakialam. So alam nyo ba na ganun? Ngayon, yung iba naman mga kasyanong di lumalago, balik tayo spiritual ha. Diba? Yung mga kasyanong ganun. Kaya pag nag-soul winning tayo, kesyo yung iba, nag-soul winning na daw sila. Nasa na yung church nyo? Wala na. Either siya yung umalis o siya yung inalisan, nawala. Nakakapanghinayang na ewan, di ba? So, kaninong responsibility ba yun? Obviously, sa atin lahat. Ang Diyos ay gagawin niya na yung sa kanya eh. Tsaka yung lingkod ng Diyos, syempre, gagawin nyo sa kanya. Ang tanong kayo, ano gagawin nyo? Patulad dito sa atin, san, tanong pa ng tanong yung iba. Sabagay, iba kasi bata pa. Pero di nyo po kailangan tanongin unless bumagyo na ate yung lupa dito. Wala tayong church nun. Okay, last time sa Ulysses. Eh, san tayo? Wala yung church nun. Pero unless may ganong pangyayari, lagi tayong may church. Amen? Amen. Hindi namin kayo iwanan. So, basta gusto nyo yung spiritual nyo, paglago nyo, makakaasa kayo sa amin. Ang tanong, kaya may makakaasa ba sa'yo? Yun ang tanong. Tindihan nyo ba yun? So, acknowledge the Lord, siyang boss, siyang tanungin mo. Kahit ano pang mangyari sa project, sa spiritual life mo, siyang tatanungin mo. Kunwari, nagkaroon talaga ng problema sa church. Kunwari, namatay yung pasto sa ating. Diba? May pumalit na ibang pastor. Tutuloy ba ako sa church? Tanungin mo ang Diyos. Hindi yung ano. May pandemic po eh. Inalaw talaga ng Diyos yan, I believe, para subukin yung mga tunay na churches. At sino yung magtatapat, sino yung hindi, sino yung bibigyan excuse, sino yung mas maniniwala, sa kung sinong expert, papatakot kung kani-kanino. Binigay niya, anong gagawin mo?
So acknowledge the Lord. Number 6. Sabi diyan, wise master builder. So nabanggit natin kanina yung paggawa ng building, di ba? Sino kayang gumagawa nun? Ilang tao? Madami, di ba? Pero laging may engineer tsaka architect. Depende nga. Ang alam ko, yung architect yung pinakapagmagandahan, di ba? So siya nag-iisip ng design. Okay? Ang? Ano na? Oo. So overall, actually, yung pinaka-ano rin doon, syempre, kung bebenta niya yung building niya, yung mayari. Okay? May bebenta niya yung, though yung architect na nag-build ng building, yung owner pa rin yung syempre na masusunod doon, anong budget niya, di ba? So ngayon, sa ating temple, sa building of God, paano tayo dapat maging wise din tayo. Actually, nadaanan ko na nito kanina eh. Sabi dyan, wise ka dapat. Kung gusto mo yung building, tatayo ng 1,000 years, i-design mo yun na kaya yun. Diba? Eh, ang church, dapat, hanggang kailan ang church? Hanggang ilang years ba dapat ang church? Forever dapat yan eh. Kaya alam niyo yung ibang church na wala lang. Kasi ganun lang yung design niya eh. Iniisip siguro nung pastor nung time na yun, iniisip niya lang, after 50 years, wala nang pakialam dyan. Diba? Ang gagawin niya, utang ng utang para makapagpatayo ng building. Pag namatay na siya, sino ang gabayad nun? Ngayon nga. At magko-compromise na magko-compromise. Okay? So, kung sino-sinong kaibigan. Oh, wala akong pakialam, basta may kaibigan ako. Makakasama pala sa kanila later yun. Oh, so, yung iiwanan niya mga church member, ano mangyayari? Hindi natatagal. Yun ang nakita kong pattern talaga. Yun nakita kong pattern. Kaya yung mga tao na, yung mga pastor, obviously yung mga kulto, hiwalay na agad yun sa discussion natin, hindi na sila tunay. Pero yung mga, even yung mga tunay na churches, pag nag-compromise, kasi hindi wise, hindi malayo yung vision nila para sa church. Hindi nila naisip na itong church na to ay dapat tumagal hanggang basta walang hanggan. Kung mamatay man yung mga matatanda, may naiwanan na, may na-train, ganun na gagawin nila, may train, soul winning. Tuloy-tuloy dapat yan eh. At ang I believe, magagawa lang natin yun, nasa church, yun nga, magtapa tayo sa Panginoon. Alamin natin, Lord, paano ba magpatakbo ng church? Tingnan mo sa Bible, gawin mo kahit sa paningin mo, parang mali yata yung pastor ha. Yung hard preaching, maraming ma-open dyan. Sabihin dyan, naalis. Kaso yun nasabi sa Bible eh. Anong gagawin? Sino mo sunod? Sinabi ng Bible na hard preaching. Sabihin, talagang yan. Baptist preaching. Sino susundin mo? Eh, sabi ng psychology, kaya dumadami yung CCF. Dapat, dapat malumanay lang. Parang punchy, gano'n. English. Walang hard. Iwasan mong may masaktan. Pwede ba yun? Kahit yung pinakaso, may masaktan pa rin dyan eh. Pero pag hard preaching, masaktan man niya, mamahalin nila yung salita ng Diyos, magiging hard din sila, hindi hard-headed sana. Matibay, strong Christians. At pag strong Christian na yan, yan ang magpapalago sa church. Okay, so sana nakakuha niya yan. So wisdom, sabi na no, take heed. Yung pinaka-term, ano natin eh, take heed. Ngayon, sabi natin, ako pastor, hindi ako masyadong matalino. May mga tao bang gano'n? Sino nga pakatalino dito? Tumiiling na agad si Jamie. Ha? Si, ano, matalino ba si Ezekiel? Subjective kasi matalino, di ba? Pero in a way, top of the class ka, medyo matalino ka. Pero alam nyo ba, kaya yung nakita ko dito, take heed. Alam nyo ba na yung mga bata minsan na masunurin, na marunong sumunod at alam nila kung sino susundin nila, madalas ay hindi. At actually, lagi eh. Sila yung magtatagumpay sa buhay. Alam nyo ba yun? Kahit di sila magaling, kasi magaling na yung sinundan nila eh. Tapos yung sinundan nila, hindi naman necessarily isang tao lang, dalawang tao lang yan eh. Alam nyo yung mga bansa ngayon na maganda yung policy nila sa gobyerno? Eh yung
maunlad na bansa. Medyo malalim na, no? Pero observe nyo lang. Tanong mo sa akin, Pastor, ibig sabihin ba ng mga Amerikanan, talaga lahat sila matalino? Kung may Facebook, alam mo na hindi. Eh mga Amerikano, walang utak eh. Hindi yun dahil sa jeans, hindi yun doon. Minsan kaya maulad sila, maganda na yung policy na nalagay sa kanilang bansa. Ito yung sinusunod nila. And therefore, nakakabuti yun in the long run tsaka sa mas maraming tao. Tindihan nyo ba yung sinasabi ko? So, so ganun din sa church. So, mas magaling, mas mabuti na matuto kang sumunod. Sumunod sa tamang instruction. Kaya numbers, ayun pala, doon pala tayo sa 6 eh. Use wisdom. Take heed. Follow the Lord's instruction. Okay, follow the Lord's instruction. Kahit parang Lord, parang ano na to eh. Parang mga luma na to, hindi na makabago. Sunod ka lang sa anong instruction ng Diyos. Amen? Mas mapapabuti tayo in the long run. Naging matalino ka, by the way. Sino ang pinakamatalino sa lahat? Ang Diyos. Magbigay siya ng instruction. Palagay nung iba, mali yun. Ano sinusundin mo? Ang Diyos pa rin. Tandaan niyo, medyo basic, di ba? Pero namimiss ng iba yan. Maniwala kayo. Kaya marami, di ba, na King James Seminar tayo. So, palagay niyo, bakit ang daming Bible? Eh, isa lang naman ang Diyos. May nagbida. May nagmarunong. At marami. Kung gano'ng karami yung translation nila, gano'ng karami yung nagmarunong. Mayroon ng Bible eh. I-improve mo pa yung perfect. Paano mo i-improve yung perfect? Isirahin mo yun. So, kaya, use wisdom, take heed, follow the Lord's instruction. Mas na ba? Number 7, sabi dito, now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble. So, gawin natin simple. Alam niyo yung three little pigs? Sinong maganda doon? Yung bricks, o yung hay, o straw, o yung sticks? Ayan. Pag sinimplehan mo, yung bricks, di ba? Pero alam niyo ba na hindi laging ganun eh? Kapag aeroplano, gusto yung matibay, anong gagamitin mo? Bakal? Anong ginagamit sa aeroplano? Aluminum, alloy, di ba? So, matibay, medyo mahal, pero magaan. Okay? So, merong, kaya point number 7 natin, use the right materials. Okay? Pag nag-build ka, yung tamang material ang gagamitin mo. At yung tools din. So, kasi ganito yung karamihan ng interpretation dito. Sabi dito, ay dapat ang gagamitin mo, gold, silver, precious stone. Huwag kang gagamit ng wood, huwag kang gagamit ng hay and stubble kasi sunog yun. So, parang tama naman. Kasi pero hindi yung sinasabi dito eh. Ibig sabihin, may mga materials na para doon sa tamang application. Amen? So yun nga, katulad kanina, kung alam natin na may wolf, di tayo gagawa ng sticks saka ng hay or ng ano ba yan? Straw. Kung alam natin may wolf at three little pigs tayo, talagang bricks, di ba? Ayun yun, yung simple. Pero iba-iba nga tayo, kunwari, itong Ferrari lang, pwede kang mag-sticks and straw. So ngayon, sa mga Kristiyano na naman, no, anong gagamitin natin? Salita ng Diyos, lagi ba? Susundin mo yun. Pero, ano may example? Nabanggit ko anin eh, Bible School. Masyado ba tayo dapat maging dogmatic? Bible School, wala lahat yan. Hindi dapat, di ba? Tingnan mo kung saan tayo nakalagay. Okay? Ano yung gusto kong sabihin kanina? Yung, yan, kung nagsimula tayo ng church. Saan maganda mag-church? Umupa muna o bahay muna? Depende rin, di ba? So, alamin mo yung tamang application sa tamang swak sa'yo. Okay? Pero yung pagmalinaw na sa Bible, sundin mo na yun. Hindi ko na kailangan mag-isip. Okay? So, be wise and then use the right materials. Kasi pag hindi right yung material, masusunog nga talaga. Ngayon, yung ibang bagay,
Usapan natin yung sunog. So, una, gagawa ka ng bahay. Wala nang kahoy. O, yung mga part ng bahay na dapat sobrang tibay, hindi mo gagawin kahoy, di ba? So, pipiliin mo lang. Okay? Hindi ka nagagamit na, for example, ng kultina, para walang masusunog. Maganda yung kultina, di ba? So, i-design mo lang in such a way na kung sakaling magkaroon ng sunog, hindi na masusunog lahat. O hindi kakalat na mabilis. Ayun sabi ko. Use the right materials for the job. Okay? Ano pa? Yung ginagawa natin, mga programa ng mga bata. Tama ba yan? Okay lang yan. Ilagay din sa lugar. Yung iba talaga nag-concentrate na dyan, ang ginawa na, doon na sila busy-busy, wala na sila tayo mag-soul winning. Kasi, pag-organize lang po ng ano, ubos na oras mo. At kung ang goal mo, hindi bilangin mo, ilan ba yung na-accomplish natin, kunwari kung puro programa lang tayo. Ilan na naligtas dyan, ilan na ilan na na-develop yung skills dyan, soul winning. At ilan dyan yung magiging leader, ilan. San sila naging magaling sa perform lang, pagiging host. May mga ganun, ano, mga galing mag-host, pero hindi yung tatayo na mag-isa. Hindi yun may paglaban sa false doctrine. Tama ba? Ganun nangyayari ngayon, puro programa. Mayabang lang. Magaling kung magaling magsalita, alam mo yung nasabihin mo. Diba? Alam nyo ba yung nakikita nyo sa TV, yung mga galing magsalita? Sila ba talaga yung mga utak ng mga pinagsasabi nila o ano lang sila, parang inupahan lang sila. Di ba? Inupahan lang yung mga yan eh. Yung mga nasa likod niya, yung mga mayaman, sila yung nagde-decide. Di ba? Kunwari, mayroong business dyan. Ay, ang ganda nung ano ah. Ang ganda nung frontliner dun ah. Siya ba'y may-ari? Hindi, may specifics lang siyang gagawin dun. Kaya, huwag tayong paloko. Okay, so gamitin natin yung light material for the light job. Next, ito na yung actually pinaka eh. Itong last two. So, unahin ko na yung 9 kasi mali ako ng order eh. 16. Okay, basa nga po. Ready, go. Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which is the temple of God. Okay, so yun yung temple of God. Ngayon, napansin nyo dito, sabi niya, destroy. So, pinag-usapan natin pag-build, tapos meron dito, ang Diyos mismo sisira. So, anong point natin dito? Ang point natin is, avoid that which may hinder the work of the Lord. Okay? Usapan, nag-build tayo dito, tapos meron tayong isang inupahan. Okay, mga bata, gumagawa tayo ng building tapos isasama yung bata na makulit. Ano, yung mga kaedad ni Neil. Makulit ka pa ba? Talagang todo tanggi. No? Mga bata, hindi yung pwede sa construction. Tama ba? Ano pwedeng gawin ng bata sa construction? Ay doon siya yung mapa tayo. Magkulit-kulit doon, masira. Diba? Hindi naman para siya doon. Or, umupa ka ng empleyado na hindi marunong totally. Tapos ilalagay mo sa medyo sensitive na part. Kunwari, siya yung nag-ooperate ng kung anong delikadong ano, crane or something. Diba? So, ano mangyari doon? Yung iba, build ng build, iba, build ng build, iba, build ng build. Ganun, nakaplano. Tapos sila, yung taong hindi marunong or talagang walang pakialam, sinira lang yung ginawa nyo. So, this spiritually, sabi dito, yung kasalanan. Amen? Ano ba yung humahadlang at sumisira sa ginagawa natin? Spiritually. Patulad dito, nag-aaral tayo ng aral ng Bible. Instruction ng katuwiran para magiging mabuti tayo, maging malinis tayo, utang natin. Tapos meron pala dito, loko-loko, hindi natin nalaman. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Stephen, hindi ikaw yun ha, kunwari lang. Alam mo kasi na to eh. Nadi-preach tayo ng preach. Apo, soul winning. Tapos may isang loko-loko lang dito. Anong mangyayari sa iba? Anong posible mangyayari sa iba? Mahawa. Malitisod. Hindi lang yung iba. Yung iba kasi yung sobrang hina ng conscience,
hindi pa mature, sobrang matiso kasi talagang ayoko na sa church. May mga, pwede rin pag-usapan niya, may mga kasalanan na pwedeng i-restore, pwedeng i-restore yung tao, or pwedeng, nagnakaw, may ganun. Dati sa Mother Jesus, may ganun eh. Mabuti, na-expose naman, yung isa lang naman eh. Yung kapatid niya, okay naman eh. Yung ginawa, yun, in-expose, yun, pinahiyanan, hindi na pumunta doon, and therefore, wala na, nawala ng gamit. Mga, ano yan eh, ma-deal yan, kung alam natin yung kasalanan, at madidil yung kasalanan. Ibig sabihin, nasusolusyonan. Amen? Kung sino kailangan pagalitan, kung sino kailangan tiwalag, kung sino kailangan, bawal ka dito. Discipline or so yun ang kailangan sa kasalanan, pero yun ang sabi na sabi dito, avoid that which hinder. Pag alam mo na ito, itong taong to, itong programan to, itong alliance na to, itong friendship na to, makakasira sa atin, kalas ka na agad. Amen? At yun yes, pag hindi alam ni Pastor, kailangan malaman ni Pastor para alam ko. Okay? Inform nyo lang ako, and then, yun. Nadideal natin yan. And syempre, tayo na rin, sa personal natin, umiwas na tayo dun. Kasi, baka hinahanapan mo yung iba, ikaw rin. Amen? Tsaka yung nabanggit ko rin sa isang ano, okay, may kasalanan talaga yung kapatid, anong gagawin mo? Eh, pastor mo agad sabihin, para alam niya kasi yung panididil yun. Minsan kasi sumusobra naman yung iba. Anong gagawin ng iba? Hindi mo alam kung panididil yun. For example, may nagtitiktok dito. Okay? Pinahiya mo agad. Okay, sa halip na hindi mo inalam yung detail, hindi mo sinabi kay pastor, di, ba't kaya hindi naman atin si ganito, si ganyan? Yung pala, hindi naman si pastor yung nagsabi, yung isang kapatid. Di ba? Kala mo sino naman yung isang kapatid. Naitindihan niyo ba yung sabi ko? So, nakakasira ang kasalanan, i-deal natin ang tama. Accordingly. Hindi yung hayaan natin, sirain tayo. Amen? So, yun yung dapat last. Pero ito na yung pinaka. Verse 8. Last. Oras na eh. Now, he that planted and he that watered are one. Every man shall receive his own reward according to his own labor. Bakit tayo dapat maayos ang ating pagbibuild? Maayos ang ating pagbibuild, paglilingkod, naglilingkod kasi Diyos, maayos. Kasi bandang huli, ikaw din ang marireward. Amen? At, mas maayos ang paglilingkod mo, mas maayos ang reward mo. Eh, nadamay kami kay ano eh. Kung matutuklasan nyo ng boss, kung sino man yan, at ikaw mismo rin, kung maayos kang maglingkod, maayos kang empleyado, maayos kang kristyano, hindi ka naman madamay doon. Kung madamay ka man, bandang uli, makakaong ka kasi nga hindi ikaw talagang gumawa ng kalokohan or something. Okay? Ayusin mo lang, sigurado yung reward, especially ang Diyos ang mag-reward. Amen? Alam niya lahat eh. Hindi mo pwede sabihin na damay lang ako kanino. Tamad-tamad na rin ako kasi tamad yung boss ko, tamad din yung aking, dahil mo nakitang ibang tao. Sa church, makulit na rin ako. Ganun kasi, pag makulit dito, di makulit rin lang, di kagulo na tayo. No, pwede mong iwasan yan. At especially sarili mo. Kung alam mo ito yung dapat mong gawin, ganun naman, kulitan na naman habang nakikinig. Okay? Kinukulit ka, bahala ka sa buhay mo, mali ka eh. Ikaw yung nasa mali, ako makikinig ako. Ikaw din mani-reward nun. Ikaw yung matututo, siya hindi. Okay? Naintindihan nyo ba yun? Kung kasing tanda ako na kayo, dahil ko na nakitang ganun, hindi nag-aral, loko-loko, daming ganun. Nahihiya na magpakita sa mga classmate, walang Facebook. Yes. Okay lang yung walang Facebook, pero yung iba ganun eh. Ayaw, ba't niya ayaw mo sa ano? Ba't niya matid ng reunion? Ako, ayaw ko na rin ng reunion kasi iba namang dahilan ko. Okay? Pero nung una, kasi gusto ko siya ng lahat eh. Masipag ako. Kahit di naman ako napakayaman, gusto ko umatid, makita yung mga classmates ko para masyaran. Wala akong kinakaya. Pero, diba ayaw na? Sabi ba naman? Okay lang, sige, attend ako niyan, pero huwag natin pag-uusapan yung tabao natin, tsaka yung ano. Shadow insecure ba?
Kasi mali yung pinili sa buhay nila. Okay? So, kaya sinasabi ko dito, atubagin nyo yung sarili nyong paglilingkod sa Diyos, ayusin nyo yung paglilingkod nyo, sigurado yung reward. Dahil ang Diyos, alam niya ang paano ka naglingkod sa Kanya. Amen? Tandaan nyo po yan. Lahat kayo, kahit may nakikita kayong mali sa iba, kahit kay pastor pa yung may namimili, kahit pa sa pastor nyo, may kilala akong ganun. Kasi wala din perfectong pastor eh. Anong gagawin mo? Diyan ka na lumaki, diyan ka na, wala ka na makitang rason para umalis. Diba? So maglingkod ka lang na maayos, okay yan. Huwag kang maghanap na masisisi mo. Amen? So, conclusion, let us be good ministers of the Lord in each detail. So, lahat yan. Kaya nga kayo, ako pinagbabasa kayo ng Bible kasi minsan, sige, may na-miss ako. Eh, alam mo rin yung Bible. Oh, pwede ba kitang iligaw? Sabihin natin, masipag ka ako, hindi. May natin ganun. Pwede ba kitang iligaw ngayon? Hindi na kasi binasa mo rin eh. Alam mo yung detalye ng paglilingkod mo, yung role mo bilang member. Oh, pwede ba kitang iligaw? Hindi rin. Yung pwede sabihin kasi yung pastor ko, ganyan, kaya damay-damay na tayo. Hindi ganun. Pwede kang maglingkod at dapat kang maglingkod sa Diyos ka naman naglilingkod dapat kung alam mo kung paano ka maglingkod na maayos. Amen? So, take heed how you build. Ayusin nyo kung paano kayo gumagawa at naglilingkod sa Diyos. Amen? Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga mensahe, Panginoon, salita. Na malinaw po, tinutukoy niyo po sa amin kung paano kami maglingkod. Si Paul ay nakita namin ang kanyang tagumpay sa ministry. Napaka husay ka ng na-accomplish, Panginoon. Nawa, ganun din po kami, Lord. Yung mga bata pa. Pero pwede nilang maintindihan, Panginoon, kung paano sila mag-umpisa at magtatapos. Ano yung dapat nilang gawin sa preparation sa kanilang future ministry. Sila po yung maging masipag. Magtiwala sila sa inyo, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi nila alam. Honestly, Lord, kung anong gagawin nila. So sila po'y tiwala sa inyo at tuloy-tuloy na maglingkod. Humanap din po sila na maging mentor, Lord, kung di nila talaga kaya. Or tiwala sa ibang bagay, Lord, like reading the Bible for themselves. Dahil minsan naman, feeling namin, mali yung ibang tao, pero minsan kami pala yung mali. So I pray na ma-develop namin yung sarili namin na kung paano tutuklasin din kung ano yung tama at mali. By relying on your word, we read, we study your word, and we believe, Panginoon, ay makapabuti kami dito, Lord. So, kayo na malaluhati. In Jesus' name we pray.